Binabatch na Scottie Thompson at Jamie Malonzo sa pag-back out ng mga ito sa kanilang Gilas duty. Masama raw ang loob ng dalawa dahil sa pagkatalo sa finals ng Governor's Cup, kaya ayaw nang maglaro under coach Chot Reyes. Gaano ito katotoo? Samantala, Gilas Pilipinas may mahirap na misyon sa SEA Games sa Cambodia. May isang mahirap na misyon ang Gilas Pilipinas sa darating na SEA Games na gaganapin sa Cambodia ngayong buwan ng Mayo. Ang misyon, bawiin ang gold medal sa men's basketball at patunayan na natsambahan lang tayo ng Indonesia. Kung inyong natatandaan, 2 years ago ay naging napakalaking balita sa Indonesia na na-upset ng kanilang national team ang Gilas Pilipinas. Naging headline sa kanilang mga pahayagan, inukulan ng oras sa kanilang mga primetime news ang balitang Merakel in Hanoi. Nangyari ang upset sa Hanoi, Vietnam. Itinuring nilang isang malaking himala ang pagkapanalo ng kanilang national team laban sa Philippine national team. Himala dahil hindi nila inaasahan na mananalo sila sa Gilas. Mahigit 3 dekadang hinawakan ng Pilipinas ang gintong medalya sa men's basketball sa SEA Games. Alam ng ating mga kapitbansa sa Timog Silangang Asya, ang Pilipinas ang hari dito sa basketball. At 2 years ago nga, inagaw sa atin ng Indonesia ang titulo na tinawag nga nilang Miracle in Hanoi. Nagbunga ang matagal na paghahanda ng Indonesia National Team laban sa Gilas. At compared sa naging paghahanda ng Gilas 2 years ago, halos 3 linggo lang silang nagkaroon ng kumpletong team practice sa kakulangan ng mga player. Ngayon ay nahaharap ulit ang Gilas sa katulad na problema. Nag-beg off na sina Jamie Malonzo at Governor's Cup Finals MVP na si Mikey Williams. Hindi rin pwede sina Junmar Fajardo at Japet Aguilar, 2 big men na kailangan sana ng Gilas upang palakasin ang kanilang frontcourt. Manganganak naman ang misis ni Scottie Thompson, kaya masasantabi rin muna ang kanyang Gilas duty. Wala rin si RR Pugoy na pwede sanang mag-provide ng outside shooting. Kung inyong naaalala, sa 3-point shooting tinalo ng Indonesia ang Gilas noong nakaraang SEA Games. Pumasok ang 13 3-pointers out of 31 attempts ng Indonesia, samantalang 3 out of 16 lang ang nagawa ng Gilas. Ngayong wala na ang mga star player na masasandalan sana ng Gilas, buo pa rin naman ang loob ni Chot Reyes. Inaasahang makakatulong ng malaki sa kampanya ng ating national team ang naturalized player na si Justin Brownlee. Makakadagdag din ng pwersa sa frontcourt ang Governor's Cup Best Player of the Conference na si Christian Standhardinger. Hindi pa napagdidesisyonan ng coaching staff kung sino-sino ang mga players na mapapabilang sa final lineup. At inaasahang sesentro kay Justin Brownlee ang ia-assemble na team na ang mission ay bawiin mula sa Indonesia ang basketball crown sa SEA Games. Mahirap na misyon ito para sa Gilas Pilipinas, lalo't napabalitang pinaghandaan ito ng husto ng Indonesian national team na nag-training pa raw sa Australia bilang bahagi ng kanilang preparasyon upang idepensa ang titulong naagaw nila sa Pilipinas. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Dahil sa kanilang pag-atras sa kanilang Gilas duty, binabas ngayon ang ilang player ng Barangay Ginebra. Hindi na raw kasi makakasama sa kampanya ng Gilas sa SEA Games ngayong buwan ng Mayo sina Scottie Thompson at Jamie Malonzo. Kung kailan kailangan daw ng ating national team ang kanilang serbisyo, ay sa karaw naman nagpapaimportante ang mga ito. May mga nang-o-cry pa na kasi raw ay natalo ang mga ito sa Governor's Cup Finals, kaya ngayon ay ayaw nang maglaro para sa national team, lalo na raw para kay Gilas coach Chot Reyes. Dahil malaki pa rin daw ang naging bahagi ni Coach Chot Reyes sa pagkapanalo ng Talk and Text over Ginebra. Nabigyan daw ni Reyes ng tip si Jojo Lastimosa sa mga tendency ni na Thompson at Malonzo na dati nang naglaro sa Gilas under ni Chot Reyes. Para sa akin po ay hindi totoong iyon ang dahilan kaya nag-back out si na Malonzo at Thompson. Nasabi na naman natin sa ating previous video, matatapat sa panganganak ni Mrs. Thompson ang SEA Games schedule kaya nag-beg off si Scottie, at may matagal ng commitment si na Malonzo sa kanyang pamilya sa US. Napaka-childish na reason naman po kung pagbibintangan ang dalawa
na hindi naman totoo. Sa Canaria naman po sina Christian Standhardinger at Justin Brownlee, parihong Ginebra player. Very immature po kung sasabihing nagtampo sina Thompson at Malonzo kaya ayaw nang magpa-under kay Chot Reyes. Isa pa, parte rin ng coaching staff ng Gilas ang Ginebra coach na si Tim Cone. Kaya wag na sanang okrayin pa ang pag-atras ng dalawang Ginebra superstars. At yan lang muna ang ating halu-halu updates. Hanggang sa muli! Sana po ay inyo ring suportahan ang isa pa nating YouTube channel, ang Tagalog Golden Stories. Shoutout muna kina Rosalinda Balbuena, advance happy birthday sa'yo. Pablo Balboa, Dado Rubensia, Peter Aniban, Jesus Aringo, masama pa ang loob ng mamay, George Batong, Carlos Kayanan, William Tumibay, Love Matthew, Pio Balba, Reynaldo Marcelino, at si Jolens Puno. Sa mga hindi ko po na shout out, paumanhin po, pero gusto ko po kayong pasalamatan sa lumalago ninyong suporta. Kayo ang buhay naming mga vlogger. Salamat po.